Bukod sa Tacloban City, may mga nadiskubre rin bungo at buto ng tao sa ilang islang malapit sa lungsod. Hininalang kabilang mga ito sa mga nabiktima ng storm surge noong kasagsagan ng bagyo. Nakatutok si Mark Zambrano. Mahigit 3 kilometro ang layo ng isla ng Bantalan mula sa siyudad ng Tacloban. Malayo pa lang ay kita na namin ang mga damit ng tao na nakasabit sa mangrove o bakawan na nakapalibot sa isla. Tila nagbabadya sa aming matatagpuan. Nang marating namin ang isla kasama ang mga kawanin ng City Public Safety Company ng Tacloban, isang bungong nakalubog sa tubig at pirapirasong buto ng tao na bahagyang nakabaon sa buhangin ang tumambad sa amin. Sa kasuot ang nakabalot pa sa mga buto, maaring isang babae ang aming natagpuan. Ayon sa mga residente dito, yung storm surge daw nang galing doon sa direksyon na yon at rumagasa papunta dito sa Tacloban City sa bandang kanan. At sa ating pag-iikot dito sa maliit na isla ng Bantalan na sinagasaan din ng storm surge, ilang kalansay din ang ating nakita. At eto rin, ang nakita natin, isang unmarked na libingan. Hindi natin alam kung sino nakalibing dito, sa kung sino naglibing, pero sa itsura pa lang, mukhang bata ang nandito. 2 libingan ang aming natagpuan sa unang isla. Ilang metro lang ang layo sa kabilang gilid ng isla. Isang bungo ng bata ang aming natagpuang nakalubog din sa buhangin. Sa aking pagpasok sa bakawan, mga buto naman ang aking natagpuan sa pagitan ng masukal na bakawan. Ayon sa mga residente, ilang tao ring inanod sa isla ang nasalba ng mga puno dito. Tali sila ng low bed tapos kung saan ang ano ng agos, doon sila paikot-ikot. Ibinigay sa BFP at SOCO ang mga natagpuan para ma-document at mailibing. Medyo pakonti-konti na lang siya, pero medyo maabot din sa ano, tigwawalo, halos kada araw yung tatransport namin. So sa ngayon, meron pa rin kasi yung nangyari kasi niyan, yung mga debris, natabunan sila, ngayon kakalinis, nakikita na. Bakas pa rin ang pinsala ni Yolanda sa mga baybayin. Narito pa rin ang 6 na barkong inanod. May ilang residente na rin nagtatayo na ng bahay sa paligid ng barko. May ilang wasak na sasakyan at container ang iniwan na lang sa tubig katabi ng mga wasak na bahay. Patid ng gobyerno ang pangangailangan ng maraming tulong para sa pag-aalis sa mga ito. We allow all of these foreigners engaged in relief, rescue, reconstruction, rehabilitation efforts na they can extend their stay gratis. Wala po sila babayaran. Mula dito sa Tacloban City sa probinsya ng Leyte, Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras.